morning, good afternoon, good evening, kung anong oras mo man to pinapanood. Here we are again to talk about the Module 13, which includes the Shintoism. But before that, let me give you my first two questions. First question, why is it important for Japanese people to worship spirits, which they call kami? And second one, what importance do rituals play in the worship of kami? If you know the answer, you may comment it below or you may just simply answer on our Google Classroom. Pero syempre, bago tayo magsimula, let us have first the fun fact fast talk version. Credits to Now This World. Fun fact number one. In the movie Spirited Away, Shrine Shinto is used in the film, including kami. Ito ay nakuha nila sa Shrine Shinto sa Japan na paligoan. Ito ay tradition ng Shintoism na pinaniniwala ang nakakaalis ng mga kasalanan. Fact number two. Unlike Christianity and Buddhism, Shintoism has no official founder or sacred text, kaya nakikita itong more of a way of life than religion. Fact number three. There is no Shinto preachers or missionaries dahil ang goal lang naman nila is to be in touch with kami. Fact number four. The sun goddess Amaterasu is the most important kami. Naniniwala sila na minsan ang kami ay tao raw before. And fact number five. Although matagal na ang Shintoism, ito ay sinasagawa pa rin sa Japan, like yung pag-bless ng mga Shinto priests sa mga bagong buildings and courts. Siyempre, hindi mawawala ang ating motivational activity. Well, compared sa paniniwala ng mga Japanese, naniniwala rin tayong mga Pilipino sa mga hindi nakikitang nilalang. List at least 3 examples of Filipino practices that show belief in unseen spirits. Ikumpara mo ito sa Japanese belief at ano ang similarities and differences nila. Comment it below or directly sa ating Google Classroom. Dako tayo sa kanilang symbol. Siguro ay familiar kayo sa gate na ito. Ayan, if nanonood kayo ng mga Studio Ghibli or anime like this. Yan ay tinatawag na Torii Gate, na common symbol ng Shintoism. Ito ay pininiwala ang entrance papunta sa Shinto Shrine. Minsan, ginagamit rin siyang lagusan ng mga mundo ng tao at mundo ng mga gods and goddesses. Kapag nakakita tayo niyan, anywhere, that means na kailangan nating magbigay respeto dahil sacred ang lugar na yon at possible na may naninirahan doon ng mga spirits katulad nila. Dako tayo sa kanilang history. Kung pag-uusapan natin kung saan nagsimula ang Shintoism, mahaba-habang kwentuhan yan. Nagsimula pa ito noong prehistoric period sa Japan kung saan usong-uso ang animism, lalo na sa sektor ng agriculture sa kanila. Ang animism ay yung paniniwala na may mga supernatural entities sa mga objects o sa mga iba't ibang bagay. Mayroon silang mga agricultural rites na sineselebrate seasonally at nakafocus sila sa mga lugar o mga bagay na pinaniniwalaan nilang naninirahan ang mga kami or mga spirits. By this, nagkaroon ng mga evolution of stories na connected sa mga spirits. Kaya kung mapapansin natin, sa mga Japanese movies, ang dami nilang mga creative spirits na pinapakita at pinoportray. One such story is the story of creation. Sige, kwentuhan muna tayo. Credits to See You in History Mythology. Ito ay kwento kung saan nagsimula ang dalawang kami, namely Izanagi no Mikoto, yung lalaki, at Izanami no Mikoto, ang babae. Ito ay shortcut version na ha. Dahil mahaba ang kwento nito, kaya kung gusto mo panood ang buong kwento nila, visit this YouTube channel. Pinaniniwalaan na pagkatapos ng tragedy na Izanagi at Izanami, iniwan ni Izanagi si Izanami sa lower world. Nang bumalik si Izanagi no Mikoto sa lower world, nakita niya na nabubulok na ang katawan ni Izanami no Mikoto. Nagsisi siya at sinabi niyang, "Having gone to Nei, a hideous and filthy place, it is meet that I should cleanse my body from its pollution." Kaya pumunta siya sa Ahagi of Tachibana and Wado in Hyuga and Chukushi para linisin ang kanyang sarili. Nilinisan niya ang kanyang kaliwang mata at biglang lumabas si Amaterasu no Ohokami. Sa kanyang kanang mata naman, si Tsukiyomi no Mikoto. Nilinisan niya ang kanyang ilong
producing a god na tinawag na Susanoo no Mikoto. In all, mayroong 3 deities. Si Izanagi ang nag-alaga sa 3 at tinawag niya itong 3 noble children. Sinabi niya, "Do thou, Amaterasu no Ohokami, rule the plane of high heaven. Do thou, Tokiyomi no Mikoto, rule the 800-fold tides of the ocean plain. Do thou, Susanoo no Mikoto, rule the world." After the prehistoric period, pinaniniwalaan na naninirahan pa rin ang mga kami sa ilang mga lugar na kalaunan ay binabantayan na rin ng ilang mga locals known as Oji or Ojigami. Ang isang clan from Yamato region ay sinasabing sila raw ay descendant ni Amaterasu. So, ang pamilya nila ay nirecognize as Imperial Household of Japan. From then on, hindi na maialis sa mga government affairs ang mga festivals and ceremonies as well as the festivities na kilala rin sa tawag na Matsuri Koto. Ang term na Shinto ay nanggaling sa salitang Shentao or Shendao. Ang ibig sabihin ng Shen ay may meaning na divine beings at ang Dao na may meaning na the way. Kaya ang ibig sabihin ng Shendao ay the way of kami. Nagsimula ito nung panahon ng pag-usbong ng Buddhism sa lugar nila dahil halos sabay na nakilala ng mga Japanese sa foreign bodhisattva at ng family of kami. Ang terms na ito ay ginamit para ma-distinguish ang Kami no Michi or the Japanese way of the gods from Butsudo or the Buddha Tao. At dahil nga nag-coexist ang Buddhism at ang Shintoism, nakikita nila na ang mga Kami ay transformation ni Buddha. Diba? Nagkahalo-halo ng mga stories ng mga religions. Hashtag syntax error. Chart. Going back, although may Buddhism and Confucianism noon sa Japan, hindi nagpatinag ang Shintoism. In fact, ito ay naging major religion or philosophy in Japan. Although, may mga Shinto na nag-convert sa Buddhism, hindi rin ito masyadong marami nung panahon ni Prince Shotoku. Instead, humalo ang mga kwento ni Buddha sa Shintoism. May mga paniniwala pa nga na protector raw ni Buddha ang mga Shinto gods. Dako tayo sa kanilang sacred scriptures. Ang kanilang banal na aklat ay tinatawag na Kojiki or Nihongi. Although, so, hindi lahat ng nakasulat dyan is about Shinto dahil mayroong mga text dyan na about sa Buddhism and about sa Confucianism. Ito ay may mga compilation ng mga alamat at ang mga turo traditionally na somewhat political and moral in purpose. Political in a sense na nakapag-establish ng authority ang ilang family sa Japan as well as the supremacy of Yamato. Pero moral naman in a sense na pinapaliwanag dito ang relationship between the kami and the people. Simulan natin sa Kojiki. Ito ay may lamang 3 libro. Ang unang book ay may mga alamat during the age of kami and the second and third were about the imperial family hanggang sa mamatay ang kanilang third ruler na si Empress Shiko. Makikita rin dito ang establishment of the 3 orders, namely the establishment of the order of the universe, the establishment of the order of humanity, and the establishment of the order of history. Ang Nihon Shoki naman or Nihongi, dito naman nakasulat ang mga records of Yamato, rulers of Japan from the gods. Dito, medyo political ang purpose nito with folklores and myths. Pinaniniwalaan na natapos ito around 720 CE at naging malaking sangkap sa Yamato rulers. Sa kanila rin nanggaling ang name na Nippon ng Japan. Ito ay pinresent sa court during the reign of Emperor Genshin and considered as the Japan's first official history na natapos after 39 years. Ito ay composed of 30 books at ang unang 2 libro ang tinatakel o pinag-uusapan dyan is more on the age of kami. While the remaining ay mga kwento ng about sa mga emperors. Puno tayo sa kanilang worship and observances. But before that, I would like to ask you, ilang beses ka nagsisimba sa loob ng isang linggo? Sa Shintoism kasi, wala silang required na weekly service. Pupunta lang sila sa kanilang mga shrine kapag free time nila. Sa shrine din ginaganap ang mga importanteng rituals dahil naniniwala sila na dito sila nakakapag-connect or communicate with the kami or the spirits. Dati ang mga shrines ay may mga normal lang na bagay na pwede mong makita kahit saan like the mountains, like the river, trees, rocks,
yan, etc. Pero later on, ang shrines ay talagang ginawa na para sa mga deities. Para sa mga Shintoists, ang pagkakaroon ng mga rituals sa mga shrines na ito, yan, ay magbibigay sa kanila ng blessings na manggagaling sa mga spirit. Ano-ano nga ba ang mga rituals na ito? Let's dig deeper. Ang worshipping sa Shinto shrine ay tinatawag na ceremonial worship. Meron din namang mga worships na ginagawa sa loob lang ng bahay kung saan mayroon silang mga maliliit na altar na tinatawag na kami shelf. Dito nila ginagawa ang purification, clapping their hands to the kami who they believe could see and hear what they are doing, and the offering of prayers. Punta tayo sa kanilang mga rituals na ginagawa sa mga shrine. First is the first shrine visit. Ang ginagawa sa ritual na ito ay dinadala ang mga bagong silang na sanggol sa shrine ng kanilang mga lola. Hindi pwede ang nanay niya dahil considered siyang impure dahil kapapanganak lang nila. Dinadala ang mga baby sa shrine, katulad niyan, para manghingi ng protection sa mga spirits. After niyan, pwede na silang mag-participate sa mga offerings and dedications kung saan mag-o-offer sila ng mga kanin, rice wine, or ibang pagkain para sa mga spirits na sasamahan ng mga pagkanta, mga pagsayaw, pag-awit, ganyan. Syempre, hindi mawawala ang mga dasal for protection and blessing. Second one ay ang ritual kung saan ang 753. Ito ay festival na nilalahukan ng mga bata na may edad na 7, 3, and 5 kung saan pumupunta sila sa shrine every November 15 para magbigay pasasalamat sa protection at para magdasal for healthy growth. Third one is the Adults Day. Ito naman ay ginagawa ng mga Japanese na birthday ng 20th previous year kung saan bibisita sila sa shrine sa January 15 para magpasalamat sa spirits sa kanilang legal age dahil 20 years old ang legal age sa Japan or tinatawag na adulthood. Fourth one is the wedding rites or yung kanilang kasal. Actually, ang kasal nila ay ginaya sa wedding nila Crown Prince Yoshihito and Princess Sado noong 1900s. And of course, meron silang mga funeral rites na kinoconsider nila as impure. Hindi sila ganong fan ng funeral rite. Karamihan sa mga Japanese funerals ay mga Buddhist. Ang tawag naman sa Shintoism ay Sosai. Malamang ay familiar na kayo sa magical charms and amulets dahil pinapakita ito sa mga movies, Japanese movies, mga series, Ghibli, ganyan. Marami nagtitinda nito sa Japan, lalo na sa mga shrines dahil naniniwala sila na ang mga ito ay magpo-provide ng protection at mga magic. Usually, mayroon ito ang mga bahay ng mga Japanese na may mga talismanic symbol na nakalagay sa mga altar para sa mga spirits or mga deities. Ang pinaka-common ay ang Momori na pinaniniwala ang magbibigay raw ng protection. Mayroon ding mga shampoo or god ticket or sacred ticket na makikita sa mga Shinto shrines na may mga magical religious power. Iba-iba ang shapes and sizes ng mga charms. Usually, ang mga private amulet ay maliliit at kadalasan na isinasama sa mga damit like sinasabit o kaya naman ginagawang keychain. Dako tayo sa kanilang beliefs and doctrine. Focus tayo sa kanilang mga spirits or kami. According sa mga scholars, mahirap raw talaga ipaliwanag kung ano nga ba talaga ang kami. Kahit ang mga Japanese ay nahihirapang ipaliwanag kung ano ang mga ito. Pero according sa Japanese scholar na si Motori Norinaga, ito ang definition niya. I do not yet understand the meaning of the term kami. They are called kami. So, to sum it up, para sa kanya, ang mga emperor ay po pwedeng tawagin na kami since ang definition naman ito ay far separated, majestic, and worthy of reverence. Pero, datapat subalit, ang kami ay hindi lang para sa mga nobility, sinabi niya yun dito eh. Not refer merely to the superiority of nobility. So, kung ating
iisipin para sa kanya, isa sa bawat village o bawat pamilya ay pwedeng magkaroon ng kami. Kahit ang kulog at kidlat ay pwede ring tawagin ng kami. Kahit pati lions or tigers, pwedeng tawagin na kami. Meron din silang concept ng Yao Yoruzu no Kami or 800 myriads of kami. Ang ilan sa kanila ay may mga paniniwalang deities lang ng ibang clan, pero kinalaunan ay naging deity na rin ng ilang communities. Ito ang ilang examples. Pilangaw. Unlike other religions, walang distinction ng tama at kung ano ang mali para sa kanila. Pero datapat subalit, mahalaga sa kanila ang concept of purity. Mayroong mga bagay silang kinoconsider as impure or marumi. Halimbawa, ang babaeng may menstruation or may buwan ng dalaw ay considered na impure, pati na rin ang mga nanay na bagong panganak. Sa ibang places sa Japan, may mga lugar para sa mga babaeng may period or sa mga babaeng bagong panganak. Ito ay tinatawag na taya or menstruation houses, kung saan walang pwedeng bumisitang lalaki. Hindi pinapayagan yun sa kanila. Bukod dito, may mga sakit din or mga karamdaman na kinukonsider nila as kasalanan. Example is leprosy. Kapag ikaw rin ay natamaan ng kidlat, yan din ay isang kasalanan. At kahit ikaw ay nakagat ng insekto, considered din yan as kasalanan. Also, kapag ikaw rin ay nakipagtalik sa hayop, ay kasalanan din niyang maituturing. At kailangan mong magbigay ng mga offerings sa mga spirits kung ikaw ay nagkasala. Ang concept naman nila sa kamatayan ay ganito. Para sa kanila, ang kamatayan ang worst na impurity para sa Shintoism. Kapag ang isang tao ay namatay, ang bangkay niya ang pinaka marumi na bagay sa buong universe. Kaya mayroon silang mga bathing ceremony kung saan ang pamilya ng namatayan ay dapat maligo sa ilog. Naniniwala rin sila na hindi gusto ng mga spirits ang death o ang kamatayan. Kaya ikaw, kung may physical contact ka sa taong namatay, hindi ka pwedeng pumunta sa loob ng shrine sa loob ng 30 days or 30 araw. Pag ikaw naman ay bagong panganak, for example, hindi ka naman po pwedeng pumunta sa shrine sa loob ng 7 days. At kapag ikaw naman ay may contact sa patay na domestic animal, hindi ka rin po pwedeng pumunta sa loob ng shrine sa loob ng 5 days. And of course ha, even yung mga nalaglagan ng anak na more than 4 months ng buntis, hindi rin pwedeng basta-basta na pumunta sa mga shrine. Actually, kahit ang pag-mention o pagsabi ng word na death sa Great Shrine of Ise and the Kamo Shrine in Kyoto ay tabu para sa kanila. Hindi rin po pwede ito. Pero kahit ganito, according sa Shintoism, hindi pa rin dapat katakutan ang kamatayan dahil para sa kanila, ang death ay continuation of life sa world of darkness na kung saan ang mga patay ay pwedeng bisitahin ang mga buhay every Shinto festival. Dako tayo sa kanilang subdivision, second to the last yan. Ang Shintoism ay mayroong 3 main types. Ito ang mga shrine Shinto, the sect Shinto, and the folk popular Shinto. Punta muna tayo sa pinakauna. Ang shrine Shinto o ang Jinja ay ang traditional type under state and imperial Shinto. Ito ay nabuo under the Japanese government noong 19th century. Sa subdivision na ito, nagsanib puwersa ang Buddhism and Shintoism kung saan ang mga bodhisattvas ay considered as kami or mga spirits. Kung gusto mong maintindihan kung ano ang bodhisattva, well, panoorin mo ang ating video lesson about the Buddhism. Ang sect Shinto naman ay nagre-refer sa government-organized independent sects na nabuo late 19th century. Dito naman na imbento na ang sect Shintoism ay religion together with the Buddhism and Confucianism. Incidentally, maraming mga sect ang founded and led by women. Wow! Ang sect Shintoism ay classified into 5 groups. Here we have pure Shinto sects, Confucianism,
Ocean Sex, Mountain Sex, Purification Sex, and the Faith Healing Sex. And last but not the least ay ang folk popular Shintoism or the Minzoku. Ito naman ay associated sa mga pamahiin and mga magics or mga mahika. Ito ay walang mga formal shrines or mga pari. Hence, ito na yung mga common na ginagawa ng mga Shintoists araw-araw. Mayroon silang mga purification rituals para sa kanilang mga ani, kanilang mga blessing, even yung panganganak at ang kanilang pag-aasawa. On the selected issues, katulad ng nabanggit natin kanina, ang Shintoism ay kasamang nakilala ang iba pang mga relihiyon nung panahon na yon sa Japan. Nakuha ng Shintoism ang system of ethics and the value of ancestor worship sa Confucianism. At nakuha naman nila sa Buddhism ang konsepto ng afterlife. Kilala rin sila na mapagmahal sa kanilang bansa. Actually, mataas ang tingin nila sa kanilang bansa dahil naniniwala nga sila na ang kanilang mga leaders o ang kanilang mga rulers ay nanggaling sa langit. Sherklang or SKL, actually parang pareha sila ng concept sa dating leader ng North Korea na si Kim Jong-il, dahil ang mga North Korean din ay naniniwala na nung pinanganak daw si Kim Jong-il, nagkaroon daw ng double rainbow. At may nakita raw na bagong bituin na lumiwanag all over the place nung pinanganak si Kim Jong-il. Ayan, na-share ko lang. Going back, according sa ating source, tinanggal noon ng Japanese government sa history textbook ang violence na ginawa ng mga Japanese soldiers noon sa mga Filipinos and Chinese para hindi magbago ang tingin nila o ang tingin ng mga kabataan sa kanilang bansa. Example, sa historical event noong inatake ng Mongols ang Japan, in the 13th century, according sa kanila, nanalo raw ang Japan over Mongols dahil sa tulong ng mga spirits. Particularly, the greatest kami of Isen na si Amaterasu Omikami. Dahil daw sa divine winds or kamikaze na paalis noon ang mga Mongols. Narito ang passage according to Hiroshi Korita. And we're done. Tapos na tayo sa ating Shintoism, and I think this will be the last video lesson that I will be tackling for the world religions. So for our last takeaways for this subject, here are our takeaways. And of course, syempre, hindi mawawala ang ating assessment. Please do have your assessment using the QR code and get your e-certificate upon submission. So, ayan, we're done. So, if you're new to my channel, please don't forget to hit like and subscribe. And you may browse my channel or the playlist for other video lesson na po pwede rin makatulong sa'yo. So, magkita-kita-kits ulit tayo sa ibang modules sa ibang subject. Bye!